Magandang araw, Pilipinas! Ano man ang inyong gawain, importante ay nakaayon yan sa maghihinlagay ng ating panahon. Alamin na natin ang forecast ng pag-asa. Dahil sa muling pagbugso ng Hayang Amiha na umaabot na sa Hilagang Luzon, mararanasan ang maulap na kalangitan na may kasamang mahihinang pag-ulan sa Cagayan Valley at pati na rin sa Cordillera Administrative Region. Samantala, bahagyang maulap na kalangitan na may mga pulupulong mahihinang pag-ulan ang mararanasan sa rehiyon naman ng Ilocos. Good news dahil sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa, patuloy na mararanasan ang generally fair weather condition. Ngunit bitbitin pa rin ang payong palangga sa mga tsansa ng pulupulong pag-ulan o pagkidlat-pagulog sa hapon o sa gabi. Dahil sa mas malakas na hanging amihan, alamin na natin kung ano magiging epekto nito sa lagay ng panahon at agwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dahil sa pag-iral ng hanging amihan, ito'y magdudulot ng mahihinang pag-ulan sa bahagi ng Tuguegarao pati na rin sa Baguio City, kaya ang temperatura dito ay 16 hanggang 29 degrees Celsius lamang. Samantala, sa Metro Manila at pati na rin sa natitirang bahagi ng Luzon, iiral pa rin ang pangkalahatang maaliwalas na panahon. Kakibat ito yung temperaturang papalo sa 35 degrees Celsius. Sa mga kababayan naman natin sa Tacloban, Iloilo, Bacolod, pati na rin sa Cebu, pangkalahatang maaliwalas na panahon ang mararanasan. Ang ibig sabihin nito ay magpapakita si haring araw, ngunit paghihanda pa rin sa mga tsansa ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat-pagulog sa hapon o sa gabi. Papabor naman sa lahat ng inyong lakad dito sa bahagi ng Cagayan de Oro, Davao at pati na rin sa Zamboanga City, dahil dito asahang generally fair weather condition, ngunit sa hapon o sa gabi maging handa sa chances of localized thunderstorms. At yan muna ang latest sa lagay ng panahon. Mula rito sa Pag-asa, itong Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako si Eunice Suntayas, mag-ingat at magandang araw.